Mary's point of view. Masakit ba yan, nurse? Ayaw ko po maputulan ng talong. Baka liliit. Kailangan mo to para maging ganap na binata ka na. Ani ko sa batang lalaki na nasa edad na 11. Nay, tulong! Ayaw ko dito, Nay! Ayaw ko po! Iyak ng bata habang hinihiga na siya sa lamesa. Magpasalamat ka pa nga dahil libre yan! Nag-iinerte ka pa! Sermo ng nanay ng bata. Indahin mo yan! Para yan sa'yo para hindi ka natawaging pisot! Ikang bata ka talaga! Nay! Huminga ako ng malalim. Hindi ito masakit. Tuturukan ka naman ng anesthesia kaya wala kang mararamdaman. Kaya kumalma ka lang para masimulan na natin. Namutla ang batang lalaki sa sinabi ko at mas lalo lang nag-iyak. Nay, huwag po! Hindi na po ako mang chichiks. Huwag mo lang putulin alaga ako. Kaya mo yan, untoy. Dalian mo dyan para ako na ang susunod. Ani ng batang lalaki na nakapila na ngayon ay nakangisi. Excited yata na matuli. Napangiti ako at tinurukan na ang bata ng anesthesia kaya todo pag-iinarte ang ginawa. Ako nga pala si Maria Denise Gomez pero kadalasan ang tawag sa akin ay Mary. Isa akong nurse. Nandito kami ngayon sa bukid ng San Rosario para sa libreng tuli at libreng check-up na rin. Medical mission sa mga remote areas. Isang buwan ang igugugol namin sa lugar na ito, lalo na't marami ang nangangailangan ng tulong, lalo na ang mga matatanda na may mga karamdaman at bagong silang na sanggol. Ngayon, ikalawang araw pa lamang namin at halos malula ako sa daming magpapatuli. May edad 15 anyos pa nga ang hindi pa natuli. Grabe, ang ganda ng nurse! Magpapatuli talaga ako. Narinig kong sabi ng lalaki na binata na sabay ngisi sa amin. Nakakahiya ka, Robert. May bulbul ka na. Ano naman ngayon? Basta lang matuli ako. Susulitin ko na para makausap ko si ganda. Napangiwi ako pero sa huli ay napangiti rin. Gusto ko kasi ang tumulong kaya sumama ako sa medical mission na ito. Isang buwan lang naman, kayang-kaya namin ito. Matapos ang isang araw na pagsiservisyo sa mga tao sa bukid na ito, pinatuloy kami sa bahay ng kapitan. May mga pagkain na nakahanda sa lamesa at mga prutas. Sobrang sama ng tingin sa akin ng batang lalaki na isa sa mga tinulian ko habang katabi ang kanyang nanay. Tawang-tawa ang kapitan sa mukha ng kanyang anak. Naku, maraming salamat at dumating ang mga kagaya ninyo sa bukid na ito. Masaya ang mga tao dahil nakalibre sila ng check-up at tuli. Sana mag-enjoy kayo sa bukid na ito. Ani ng kapitan. Maraming salamat din, kapitan, sa pagtanggap sa amin. Masaya din kami na makatulong sa mga tao rito. Sabi ni Doc Kendro sa gilid ko at saka kumuha ng saging. Kung hindi ninyo mamasamain, pwede magtanong. Ani ng nanay ng bata na tingin ko ay asawa ng kapitan. Opo, ano po yun? Tanong ni Doc Kendro. Nobya mo ba ang nurse na ito? Tanong ng babae sa kanya sabay tingin sa akin. Kay gandang dalaga at mabait pa. Pumula ang mukha ko sa sinabi ng babae at saka napayuko. Ang awkward. Kung pwede lang. Narinig kong sabi ni Doc Kendro na ikinasinghap ko. Bakit hindi? Huwag ka po magjowa ng nurse, Doc. Mapuputol din ang talong mo. Napaangat ako ng tingin dahil sa sinabi ng batang lalaki na ngayon ay masama na ang tingin sa akin. Natawa ako sa reaksyon niya. Matagal na akong tuli, bata. Kaya pwede na akong mang-cheeks. Ani Doc sabay tawa. Umawang ang labi ng bata at napatingin sa nanay niya. Pwede na ako mag-cheeks, Nay? Tanong ng bata. Kapag malaki ka na! Ani ng babae. Oh siya, may mga kubo kami na hinanda para sa inyo. Pasensya na at hindi kagandahan.
Walang electric fan pero wala namang lamok dahil malamig dito. Maraming salamat po ulit, ani Doc Kendro. Matapos ang aming hapunan ay nagtungo na kami sa kanya-kanya naming kubo. Hindi pa man ako nakapasok ay pinigilan na ako ni Doc Kendro kaya napatingin ako sa kanya. Doc, pumungay ang kanyang mga mata. Hindi ba talaga pwede? Kinagat ko ang ibabang labi ko. Doc kasi... Nurse Mary, handa na ang kwarto natin! Halika na! Napasingap ako at agad na paatras nang marinig ko ang boses ni Nurse Cha. Sige, susunod na ako. Maria, pasensya na, Doc. Ani ko sabay ngiti ng tipid sa kanya. Gaya ng sabi ko, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Matapos kong sabihin iyon ay pumasok na ako sa loob ng kubo na may mabigat na dala sa dibdib. Hindi nga lang ako nakatulog dahil nanibaguhan ako sa lugar, kaya lumabas ako sa kubo ng mag-alas 10 ng gabi. Malaki ang buwan at maliwanag. Masyado ring tahimik ang lugar dahil nasa bukid. Bukod doon, naiihi ako kaya kinailangan kong magtungo sa may sulok na maraming dahon upang umihi. Wala kasing CR dito kaya sa mga kagubatan ka na lang talaga iihi o tatae. Habang umiihi ako, may narinig ako na kaluskos. Bigla akong kinabahan at mas binilisan ang pag-ihi. Tulong! Namutla ako nang marinig ko iyon. May multo ba rito? Napalunok ako. Tulong! Natakot na ako sa aking narinig kaya naman ay hindi ko na tinapos ang pag-ihi ko at tumayo na kaya nabasa ang panty ko. Pero wala akong paki. Ang mahalaga, makaalis ako dito dahil natatakot ako. Pero bago pa man ako makaalis, napatili ako nang makita ko ang isang lalaking duguan ang mukha. Ha! Multo! Sigaw ko at tatakbo na sana nang bigla itong nagsalita. Tulungan mo ko. Nanghihinang sabi ng lalaki bago bumagsak sa dahonan. Napahawak ako sa aking dibdib at napakurap-kurap dahil sa biglang pagbagsak ng lalaki. Anong gagawin ko? Paano kung multo ito at nagpapanggap na nahimatay para makuha ako? Napalunok ako. Kinuha ko ang isang stick at saka iyon ang ginamit ko upang kalabitin siya. Hello, kuya. Hindi ka multo, hindi ba? Kung multo ka, bumangon ka dyan. Ngunit hindi na gumalaw ang lalaki kaya mas lalo akong kinabahan. Paano kung tao pala ito at nanghihingi talaga ng tulong? Kahit takot ako, lumapit ako sa lalaki at niyugyug ko ang kanyang katawan. Tanging ungo lang ang narinig ko at nang buksan ko ang flashlight ko, namilog ang mata ko nang makita na nakasuot ito ng pangsundalo na uniforme. Sundalo? Bumilis ang tibok ng puso ko at agad sumigaw ng tulong. Idinala ang dugo ang sundalo sa bahay ng kapitan at ginamot ng mga kasamahan ko. Nagising din si Doc Kendro at tiningnan ang kalagayan ng lalaki. Hindi ako makaimik dahil kilala ko ang lalaking sundalo na duguan. Kilalang kilala ng alaala at puso ko. Hindi ko akalain na makikita ko siya ulit sa ganitong sitwasyon. Kumusta na po siya, Doc? Hindi ba malala ang sugat niya? Concern na tanong ng kapitan. Hindi naman malalim ang sugat. Mukhang nabagok ang ulo niya sa isang bagay kaya nagdurugo ang ulo niya. Pero hindi naman masyadong malala. Mabuti at natingnan agad. Ani Doc Kendro sabay sulyap sa akin. Napalunok ako. Ano ang ginagawa mo roon, iha? Delikado roon. Ani ng babae na alalang-alala sa pagiging tahimik ko. Pero mabuti at nakita mo si Dexter. Kilala niyo po siya? Tanong ni Doc Kendro. Oo. Sagot naman ang kapitan. Siya ay isang sundalo na naka-assign dito. Mabait yan at matulungin. Mukhang nagtungo na naman sa batuhan. Ano ang ginagawa ng isang sundalo sa batuhan? Tumikim ang babae at saka nakita ko na bahagya siyang namula. Alam niyo kasi, iho, wala kasi kaming CR dito.
problema talaga yan sa amin. Siguro nagtungo si Sir para tumae. Pumula ang buong mukha ko dahil napatingin na sa akin si Doc Kendro at Nurse Cha. Umihi lang ako sa may dahunan, malayo sa kubo. Agad ko na paliwanag. Pero hindi ako nagtungo sa batuhan. Pasensya na talaga, iha. Nakakahiya talaga pero kulang talaga kami sa ganong bagay. Ayos lang po, naintindihan ko po ang sitwasyon ninyo. Ako ang pinabantay kay Dexter buong magdamag. At sa nakikita ko ngayon, nag-iba na ang kanyang mukha. Mas lalo siyang gumwapo at naging macho. Napalunok ako nang makita ko ang sugat niya sa noo na may bandage na. Kahit nagkasugat, ang gwapo niya pa rin. Sundalo na pala siya. Siguro worth it ang pag-iwan niya sa akin dahil natupad na ang pangarap niya. Oo, naging nobyo ko si Dexter. Unang boyfriend ko pa nga. At naghiwalay kami para sa pangarap niya. Hinawakan ko ang kamay niya nang mapansin ko na nakabitay na ito sa kama at saka akmang ilalapag ko na sana sa gilid niya nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko na siyang nagpagulat sa akin at nagpasingha. Kunot na kunot ang kanyang noo noong una ngunit nang makita ako, umawang ang kanyang labi. Mary, bakit? Bakit nakapatong ang kamay mo sa ano ko? Nautal niyang tanong sa akin. Ha? Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kung saan at sinundan ko ang kanyang tingin at namula ang buong pagmumukha ko sa nakita. Nakita ko na nakapatong pala ang isang kamay ko sa kanyang pantalon kung saan may bukol doon. Para akong napaso sa aking nagawa at napatili. Bastos! Wala sa sariling sigaw ko at napatayo. Nabitiwan niya ang kamay ko. Ako pa ang bastos? Napangiwi siya nang sinubukan niyang umupo sa kama. Hinawakan mo ang alaga ko, aray ko! Agad akong lumapit sa kanya at ibinalik siya sa paghiga na ikinagulat niya. Ano ang ginagawa mo? Nurse mo ko kaya dito ka lang. Hindi ka pa magaling. Ani ko sa kanya. At saka hindi ko sinadya na mahawakan ang alaga mo. Nurse? Tinaasan niya ako ng kilay sabay pasada ng tingin sa akin. Nurse ka? Are you questioning my profession? Umangat ang sulok ng labi niya. Mas mukha kang sabik na matulog sa tabi ko. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi at saka naibaba ang tingin sa aking sarili. Ngayon ko lang namalaya na nakadamit pambahay pala ako. Nakapajama at nakasleeveless. Naikuyom ko ang kamao ko. Nandito ka ba dahil miss na miss mo na ako? Pang-aasar niya at sumilay pa ang ngiti sa kanyang labi. Ang kapal mo ta... Magkakilala pala kayo, Mary. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Doc Kendro. Nakita ko na natigilan din si Dexter at napatingin kay Dr. Kendro na papalapit sa amin. Doc, hindi ka pa natutulog? Tanong niya sa akin. Alas tres na ng madaling araw. Hala, malapit na pala mag-umaga. Tumango si Doc Kendro at saka inilipat ang tingin kay Dexter na ngayon ay kunot na ang noo. Dexter Hermosa, you're an army, right? Tanong ni Doc Kendro. Mabuti naman at nagising ka na. Hindi umimik si Dexter at palipat-lipat lang ang kanyang tingin sa amin. Magkakilala kayo ni Nurse Mary? Tanong ni Doc Kendro kay Dexter. Akmang sasagot na sana ako ngunit naunahan ako ni Dexter. Oo, girlfriend ko siya, Doc. Seryosong sagot ni Dexter na nagpalaglag sa pangako. Anong pinagsasabi niya? Nababaliw na ba siya? Girlfriend? Dismayado akong tiningnan ni Doc Kendro. May boyfriend ka pala, Nurse Mary? Napalunok ako. Wala. Nag-away kasi kami dahil long distance relationship kami. Ani Dexter sabay ngisi. Kaya tinatanggi niya ako ngayon. Ano ba ang pinagsasabi mo, Dexter? Matagal na tayong wala, ha? Huwag kang filingero. Asiko at saka hinarap si Doc Kendro. Doc, pasensya na po ah. Wala pong katotohanan sa sinabi niya.
Total gising naman siya. Pwede paki-check up po siya ulit. Matulog muna ako para makapaghanda ako ngayong umaga. Pagkatapos kong sabihin iyon, agad akong lumabas sa bahay ng kapitan at dumiretso sa kubo kung saan mahimbing na natutulog si Nurse Cha. Napasapo na lamang ako sa aking dibdib nang maramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Dexter's Point of View. Umigting ang paa ko pag alis ni Mary. Hindi ko akalain na makikita ko siya ulit at sobrang saya ko na siya ay ganap na nurse na gaya ng gusto niyang mangyari. Eh palang ang pangit ng doktor na ito at pumasok pa. Mas magkakaroon na sana ako ng oras kay Mary, lalo na't ngayon ko lang siya ulit nakita. Oo, ex ko si Mary at hindi ko intensyon na iwan siya noon. Iniwan ko siya dahil ayaw ng magulang niya sa akin. Willing kasi mag-drop out si Mary noon sa pagiging nurse para sa akin. Ayaw ko naman na masira ang pangarap niya kaya nagawa ko siyang iwan. Plano ko siyang ibalik muli sa buhay ko, pero hindi ko akalain na inilipad na siya sa akin sa bukid na ito. Girlfriend mo si Mary? Tanong ng doktor sa akin. Sa mukha pa lang, alam ko na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. May gusto ito kay Mary. Hindi, sagot ko at saka bumangon. Ex-girlfriend ko siya. Nakita ko ang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Pero manliligaw ako ulit. Dagdag ko kaya nawala ang kasiyahan ng doktor. Bumaba ako sa kama at saka inayos ang damit. Maraming salamat sa paggamot sa akin. Ani ko. Aalis na ako. Lalabas na sana ako sa kwarto nang magsalita ang doktor. Nanliligaw din ako kay Nurse Mary. Anya kaya napatingin ako sa kanya? Nanliligaw ka? Umangat ang sulok ng labi ko. Di niya type ang mga kagaya mo. May the best man win na lang. At saka maangas akong lumabas ng bahay ng kapitan upang bumalik sa kubo ko. Mary's Point of View. Nurse, makakaihi pa ba ako kapag magpapatuloy po ako? Tanong sa akin ang bata habang ipahihiga na siya sa lamesa kung saan magaganap ang tuli. Oo naman, bakit naman hindi? Wika ko. Humiga ka na and be a good kid, ha? Opo. Ikatatlong araw na namin ngayon sa bukid at pila-pila pa rin ang mga batang magpapatuli. Pati ang nasa kabilang baryo ay nagtungo na rito kaya sobrang busy naming tatlo. Habang busy ako sa pag-inject ng anesthesia, nakita ko si Dexter na pumila. Namilog ang mata ko nang makita ko siya. Kuya, magpapatuli ka rin po? Tanong ng batang nakapila kay Dexter. Natawa naman ang mga nanay ng mga bata sa tanong. Hindi, ani Dexter. Matagal na akong tuli. Nakakaihi ka po? Oo naman, sagot ni Dexter sabay sulyap sa akin. Hindi lang ihi ang nagagawa ko kapag tuli. Pinilit ko na lang huwag pansinin si Dexter kahit mukha siyang nagpapansin sa akin. Hindi siya naka-uniforme ng pangsundalo kaya baka day off niya. Nang break time ko, sabay na nagbigay ng pagkain si Doc Kendro at si Dexter sa akin. Awkward na sambit ni Nurse Cha. Ang swerte naman, sa akin na lang ang isa. Ipinakita ko sa kanila ang snack ko. Nadismaya sila sa nakita. May snack na ako, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanila. Baka gugutumin ka mamaya, ani Dexter at nagulat ako nang maglapag siya sa lamesa ng isang bottle ng tubig at banana cue. Kainin mo ito at ito ang kakainin mo mamaya, Nurse Mary. Ani Doc Kendro sabay lapag sa isang bottle ng juice and sandwich. Mas healthy ito. Hindi ka magkakaroon ng diabetes. Pinariringgan mo ba ang banana cue ko? Tanong ni Dexter. Wala akong pinaparinggan. Nurse Mary, mas maganda kung healthy ang kakainin niya dahil katawan ang puhunan sa trabaho niya. Ani Doc Kendro. Napaangat na ako ng tingin sa kanila at medyo nabahala dahil mukhang nagsusukatan na yata sila ng tingin. Ay, ano ba naman to? Hindi ko kakainin yung mga ibinigay ninyo dahil may sariling snacks ako.
at wala akong oras sa inyong dalawa kaya umalis na kayo sa harapan ko dahil babalik na ako sa trabaho. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero para silang mga batang nakikipagkompetensya. Ano ang akala nila? Pipili ako sa isa sa kanila? Sa isang doktor at sundalo? Sa AFAM na lang ako para hindi sila mag-away. Matapos ang araw ay nagkaroon na rin ako ng kaginhawaan dahil hindi ko nakita ang kanilang pagmumukha. Kaya nga lang, si Nurse Cha tanong ng tanong sa akin. Uy Mary, ang swerte mo ah, pinag-aagawan ka ng dalawang mga gwapong lalaki. Ani Nurse Cha, kakastres pa maging maganda? Napangiwi ako sa sinabi niya. Hindi naman ako maganda, Nurse Cha. At saka ewan ko sa kanila, matagal ko nang sinabi kay Doc Kendro na hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. At si Dexter na bigla na lang sumulpot muli sa buhay ko, ex ko siya. Eh di, mas may pag-asa pa pala si ex. Anya sabay ngisi sa akin. Naku, nakita ko kanina. Titig na titig sa'yo habang kinakausap mo ang mga bata. Kung makatitig, parang sinasabing, akin ang babaeng ito. Naku, bantayan mo sarili mo, baka matuka ka ulit. Namula ang buong mukha ko sa sinabi niya. Wala akong oras sa mga lalaki ngayon, Nurse Cha. Alam mo naman ang sitwasyon namin. Ako lang ang nagtatrabaho kaya magfo-focus muna ako sa pamilya ko. Lumabas ako saglit sa kubo matapos ang pag-uusap na iyon para magpahangin. Ang ganda talaga ng bukid. Presko ang hangin kaso nga lang walang masyadong signal kaya hindi ko matatawagan ang nanay ko. Lumalabas ka ba sa gabi na ganyan ang suot mo? Napasingap ako nang marinig ko ang boses ni Dexter. Nang binalingan ko siya, naka-uniforme na siya ng pang-sundalo. Ano ang ginagawa mo rito? Papatungo sa trabaho ko. Anya sa akin. Babantayan ko ang boundary ng bukid na ito. Marami kasing masasamang loob ang pumapasok sa San Rosario kaya kailangan ng mga sundalo para magmanman sa lugar. Napayakap ako sa sarili ko nang maramdaman ko ang paglamig ng hangin. Ganyan ba talaga ang suot mo? Maikling short, naka-sleeveless at tingin ko... Tumikim siya. Wala kang bra. Mabuti na lang at mahaba ang buhok mo kaya wala akong nakita. Ang manyak mo talaga! Manyak? Ikaw nga itong minolestya ako habang tulog ako. Mabuti na lang at maganda ka. Natigilan ako sa huling sinabi niya. Umalis ka na nga! Pagtaboy ko dahil hindi na yata normal ang pagtibok ng puso ko. Bakit mo ko papaalisin? Para magkita kayo ng pangit mong manliligaw. Anya at saka mahinang natawa. Hindi ko akalain na mga matatanda na pala ang type mo ngayon. Hindi matanda si Doc Kendro at hindi ko siya type. Agad siyang lumapit sa akin at saka inilapit ang mukha. Napasingap ako sa kanyang ginawa. Kung ganun, type mo ba ako? Para akong hihimatayin sa kanyang tanong. Para kasing biglaan ang kanyang atake sa akin, lalo na ngayong mas naging malinaw sa akin ang kanyang mukha dahil sa liwanag ng buwan. Bigla ko tuloy naalala ang noon. Noong panahong estudyante pa kami at tinatakas niya ako sa gabi para lang makapag-date kami sakay ng kanyang kotse. Nakakamiss din pala lalo na't ang lalaking nasa harapan ko ngayon ay siyang lalaking minahal ko. Mary, nandyan ka ba? Naitula ko si Dexter palayo sa akin nang marinig ko ang boses ni Doc Kendro. Akmang magsasalita na sana ako nang biglang tinakpa ni Dexter ang aking bibig at saka binuhat palayo roon. Namilog ang mata ko sa kanyang ginawa at nagpupumiglas pero mas malakas si Dexter. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin ngunit natatakot ako. Ano ba? Singhal ko nang maibaba niya ako. Nagpalingalinga ako sa lugar at umawang ang labi ko nang makita na cliff na ito. Nasaan ako? Nasa bukid. Ani Dexter at saka umakyat siya sa isang kawayan na hagdanan. Saan ka pupunta? Sumunod ka lang. Anya. Sumunod naman ako sa kanyang pag-akyat at namangha ako sa nakita. Dito ka natutulog?
gulat ko na tanong at nagpalingalinga sa kanyang treehouse. Wow! Ang ganda! Binuksan niya ang ilaw at saka umupo siya sa kama. Minsan lang, pero dito ako tumatambay kapag gabi kasi dito ako nagmamanman. Anya at tinapik ang tabi niya. Maupo ka. Hindi na, hindi ako magtatagal dito. Tinawag ako ni Doc Kendro at may trabaho ba sa ganitong oras? Anya, mukhang nainis pa. Wala naman kayo sa ospital para tawagin kanya palagi. Tinawag ka lang nun dahil gusto kanya. Pero kasi mahal kita. Anya na ikinalaki ng mata ko. Seryoso niya akong tiningnan. Ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magkita tayong muli. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon, Mary. Dexter, na speechless ako sa sinabi niya. Alam ko na mas lamang yun sa akin dahil doktor yun at palagi kayong magkakasama. Anya at tumayo para lang makalapit sa akin. Pero mahal kita mula noon hanggang ngayon, Mary. Nang tuluyan na siyang nakalapit ay hinawakan niya ang baba ko at pinaharap ako sa kanya. At walang makakapantay sa pagmamahal ko sa'yo. Dagdag niya pa at naistatwa na lamang ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong ninakawan ng halik sa labi. Maniligaw ulit ako sa'yo. Bulong niya matapos ang halik na iyon. Hindi mo ko mapipigilan. Tulalang tulala ako kinabukasan dahil sa ginawa ni Dexter sa akin. Paulit-ulit kasing pumapasok sa isip ko ang ginawa niyang pagnakaw ng halik sa akin at ang kanyang confession na siyang ikinagulat ko ng husto. Mahal niya ako. Mahal niya pa rin ako. Nakakakilig na mga kataga. Parang muling kiniliti ang puso ko at iisang tao lang ang muling nagparamdam sa akin ng ganon. Balisa ka, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Nurse Cha. Kanina ko pa napapansin. Ayos lang ako. Sabi ko at saka iniligpit na ang mga gamit. Afternoon nang matapos na kami sa pagtuli at wala ng bata na nasa listahan. Maaga rin natapos si Doc Kendro sa kanyang pag-check up at pagbigay ng mga reseta at gamot sa mga may sakit. Kaya tingin ko, maaga rin kaming magpapahinga. Sabi ni Doc, hindi tayo aabot ng buwan dito. Anya sa akin kaya natigilan ako sa pagliligpit at gulat siyang tiningnan. Talaga? Oo. Ngumiti siya sa akin. Makakauwi na rin tayo ng maaga. Kailangan ko rin kasi talagang makauwi para sa kaarawan ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa ibinalita ni Nurse Cha, pero siguro iyon ang makakabuti. Makakauwi na ako. Hindi ko na makikita si Dexter ulit at babalik na sa normal itong pagtibok ng puso ko. And lastly, hindi ko na siya iisipin muli. Dexter's point of view. Aalis na sila? Pagkumpirma ko sa kapitan nang marinig ko ang balita. Oo, maagang natapos ang medical mission nila. Akala ko ay magkakasabay kayong apat na makaalis dito. Mukhang mauuna pa yata sila. Ani ng kapitan. Sigurado ako nakagagawa nito ng doktor na yun. Para hindi na ako makadiskarte kay Mary. At si Mary? Dahil iniiwasan ako, paniguradong aalis siya para makatakas sa akin. Pero gaya ng sabi ko, ibabalik ko sa buhay ko si Mary kaya hindi ako papayag na aalis siya agad. Inilabas ko ang kutsilyo na siyang ikinagulat ni Kapitan. Ibinigay ko ito sa kanya. Sir, bakit? Saksakin mo ko. Seryosong sabi ko na ikinaputla ng Kapitan. Seryoso ako. Hindi ako kriminal. Anya at napaatras. Sir, kapag may sugat pa ako, ibig sabihin, hindi pa mission complete ang medical mission nila. Kailangan pang manatili ni Mary dito. Nababaliw ka na ba? Ibinalik niya sa akin ang kutsilyo. Hindi ko magagawa yan. Umisi ako. Sige. Sasaksakin ko na lamang ang sarili ko. Sir, wag!
Aray! Bago ko pa man masaktan ang sarili ko, naunahan na ako ng bata. Binato niya ng bato ang alaga ko kaya nabitiwan ko ang kutsilyo at napatalon-talon ako sa sakit. Untoy! Sigaw ni Kapitan sa anak niya at agad itong nilapitan. Anong ginawa mo? Kinindatan ako ni Untoy. Nurse Mary! Nurse Mary! May magpapatuli po! May magpapatuli po! Sigaw ng bata at saka lumabas sa bahay. Napangiwi ako dahil sa sakit sa gitnang parte ko at saka napaupo na lamang sa upuan habang sapung-sapo ang aking alaga. Mary's point of view. Halika na, Mary! Ayan ni Doc Kendro habang nakabukas ang pinto sa passenger seat. Malilate na tayo. Pupunta pa tayo sa ospital. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka napatingin muli sa munting bukid. Aalis na kami. Hindi man lang ako nakapagpaalam kay Dexter. Magkikita pa kaya kami? Mary! Ani Doc. Let's go! Natauhan ako at akmang sasakay na sana nang marinig ko ang sigaw ng isang bata. Nurse Mary! Nurse Mary! Namilog ang mata ko nang makita ko si Untoy, ang bata na anak ng kapitan dito. O Untoy, bakit? Nurse Mary, may hindi ka pa natuli. Umawang ang labi ko. O, ha? Sumilip si Nurse Cha sa bintana mula sa backseat. May nakalimutan pa tayo, Nurse Mary? Tanong ni Nurse Cha. Opo, may nakalimutan pa kayo, Nurse! Sagot ng bata. Nanlumo si Nurse Cha sa narinig. Eh paano yan? Aalis na tayo. May pupuntahan pa akong kaarawan. Pwede naman siguro babalikan bukas o sa susunod. Ani Doc Kendro. Let's go home muna, Mary. Naghihintay po siya sa inyo, Nurse! Di na raw siya kakain kapag di siya matuli ngayon. Sambit ng bata. Nanlumo ako sa narinig. Mary! Huminga ako ng malalim at saka hinarap ko si Doc Kendro. Doc, mauna na po kayo. Sambit ko na ikinagulat niya. Mary, hindi pa tapos ang misyon natin pero dahil may kailangan kayong puntahan, mauna na kayo. Sabi ko at umatras. Mary, that's not a good idea. Bukas na lang tayo uuwi kung ganun. May kaarawan na pupuntahan si Nurse Cha, Doc Kendro. Don't worry, magiging maayos ako dito. Umigting ang panga niya sa sinabi ko bago tumangot ang Sige. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Mag-ingat ka, Mary. Salamat po, Doc. Mag-ingat din po kayo. Dala ang mga gamit ko, bumalik ako sa bahay ng kapitan kasama ang bata na si Untoy. Naroon kasi ang bata na hindi pa natuli kaya doon ako dumiretso. Oh, Nurse Mary, hindi ka pa umuwi? Gulat na tanong sa akin ang nanay ni Untoy. May hindi pa raw natuli, sabi ko. Nasaan po ang bata? Kumunot ang noon ang nanay ni Untoy. May hindi pa natuli? Nurse Mary, pasok po tayo sa loob! Ani Untoy at saka hinila ako papasok sa loob. Sumunod ako sa kanya sa loob at pagpasok ko, ang unang bumungad sa akin ay si Dexter na sapong-sapo ang kanyang gitnang parte. Namilog ang mata ko at natigilan. Natigilan din siya sa ginagawa niya at napatayo nang makita ako. Mary? Napalunok ako at napatingin kay Untoy. Nasaan ang bata? Tinuro ni Untoy si Dexter. Siya po, binato ko po ang kanyang talong kaya kailangan niya ng tuli para pumagamot. Umawang ang labi ko nang may na-realize. So, walang bata? Napaatras ako. Si Dexter naman ay agad lumapit sa akin. Mary! Anya, mabuti at nandito ka pa. Naku nurse, mabuti at nandito ka pa. Si sir, sasaksakin sana ang sarili niya para lang bumalik ka. Ani ng kapitan, nalaglag ang pangako sa narinig. Baliw ka ba? Singhal ko. Nang nakalapit na siya sa akin ay hinawakan niya ako sa balikat. Baliw na baliw ako sa iyo, Mary. Kung kinailangang saksakin ko ang sarili ko para lang balikan mo ko at gamutin, walang problema. Anya sa akin.
Baliw ka na. Hinawakan niya ang baba ko. Mahal kita, Mary. Nakita ko na umalis ang kapitan at ang kanyang pamilya, kaya kami na lang dalawa ang nandito. Matagal na akong naghintay sa pagkakataon na to. Anya sabay tingin sa aking mga mata. Matagal ko nang hinintay na mahawakan ka muli. Mayakap at mahalikan. Ilang taon ko rin tiniis ang pangungulila ko sa'yo. Kaya ngayong itinula ka ng tadhana sa akin. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para muling titibok ang puso mo sa akin. Nangatog ang tuhod ko dahil sa kanyang sinabi. Dagdagan pa ang kanyang mga mata na nakakatunaw. Parang nakalak na sa akin ang mapupungay niyang mga mata dahil hindi ito umiwas-iwas. Hindi mo na kailangang gawin ang lahat, Dexter. Dahil kusa nang tumibok ng mabilis ang puso ko sa'yo. Hindi ako umuwi. Dahil bukod sa wala akong masasakyan, parang tutol din ang puso ko na umuwi dahil feel ko parang may maiwan ako kapag uuwi. I ended up staying here with Dexter. Ang sabi niya, sabay na lang daw kaming uuwi dahil malapit na siyang mag-end. Babalik na siya sa base nila. Kaya naman, nagsinungaling ako sa parents ko na matagal pa ang uwi ko. Na na-extend ang medical mission kaya nandito pa ako. Pero hindi lang yun. I am here because I want to stay and be with him. Mali ba yun? Tutol ang utak ko sa pagstay ko rito pero talo pa rin talaga ang utak sa puso na siya lang ang sigaw. Magkahawa kamay kami ni Dexter habang papatungo kami sa sapa sa bukid dito sa San Rosario. Isang linggo na ang nakalipas simula nang umalis sina Doc Kendro at Nurse Cha. Isang linggo ko na rin palaging kasama si Dexter. Dinala niya ako rito sa may sapa kung saan marami ang naglalaba ng kanilang mga damit. May nakita din ako ng mga bata na naliligo. Binitiwan ni Dexter ang kamay ko para mailapag ang dala niyang balde sa may batuhan. Maglaba na tayo! Anya at saka namilog ang mata ko nang bigla siyang maghubad ng damit sa harapan ko. Kailangan mo talagang maghubad? Tanong ko sa kanya at naupo na rin sa bato malapit sa sapa. Kailangan eh. Wala na akong damit. Kaunti lang ang dala ko. Anya at naupo na rin. Maglaba na tayo. Nilabas na niya ang mga nasa balde at inilipat sa palanggana. Ngunit habang ginagawa niya iyon, napansin ko ang isang bagay na kulay pula. Inangat niya ito na siyang ikinapula ng mukha ko. May tiba ka pala? Hindi ko akalain na nagsusuot ka pala ng ganito. Anya sabay tawa. Akin na nga yan! Hiyang-hiya kong sabi at inagaw sa kanya ang tibak ko na kulay pula, ngunit aksidente niya itong natapon dahil pilit niya itong inilayo sa akin. Namilog ang mata ko nang matapon ito sa sapa at palutang-lutang ito dahil sa tubig na umaagos. Oops, sorry. At magukunin ko sana ngunit naunahan ako ng isang ginang na naglalaba din. Kinuha niya ito kaya mas lalo akong nahiya. Ay hala, may panty na lumutang! Ani ng matanda at saka inangat. Nagpipigil na ng tawa si Dexter sa tabi ko kaya pinagpapalo-palo ko siya sa hiya. Nay, ang ganda niyan! Saan yan galing? Narinig kong sabi ng babae. Tibak! Ay, ewan ko anak! Bigla lang dumating sa pwesto ko! Ani ng ginang at tumingin sa pwesto namin. Sa iyo ba ito, iha? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Hindi yan sa kanya, ani Dexter. Sa inyo na yan. Dexter! Bakit mo pa kailangan ng ganyang panty? Pwede namang wala. Pang-aasar niya kaya binasa ko siya ng tubig sapa. Matapos naming maglaba ay dinala ako ni Dexter sa tahimik na parte ng sapa. Yung walang tao at malinaw ang tubig. Maligo ka dito, Anya. Walang ibang tao. Napalunok ako. Sigurado ka ba? Oo, Anya. Huwag kang mag-alala. Kapag may sisilip, babariling ko agad. Seryoso siya sa kanyang sinabi kaya tumango ako.
Hinubad ko ang pang-ibabaw na damit ko kaya ang natira ay ang bra at short. Agad akong sumulong sa sapa at napapikit dahil sa ginaw. Hanggang bewang lang ang tubig kaya ayos lang. Habang naliligo ako ay seryoso namang nakatingin sa akin si Dexter. Hindi ka ba maliligo? Tanong ko. Gusto mong sabayan kita? Napalunok ako sa tanong niya. Ayos lang. Mas maganda ngang maligo ka kesa tumingin ka lang dyan. Sabi ko sabay tikim. Malamig ang tubig. Alright. Bigla akong kinabahan ng sumulong din siya sa sapa at agad na lumapit sa akin. Malamig? Awkward ko na tanong nang nakalapit na siya. Basang-basa na siya at sobrang hot niya sa basa niyang buhok. Bukod doon, tumutulo din sa abs niya ang basa galing sa ulo niya. Oo, malamig. Anya at sabay hapit sa aking bewang kaya napasubsob ako sa katawan niya. Dexter, I love you, Mary. Bulong niya at napapikit ako nang halikan niya ang noo ko. I can't wait to hear your answer. Anong sagot ba? Hinarap niya ako at saka marahang hinawakan ang mukha ko. Sagot kung mahal mo ba ako o hindi. Depende sa sagot mo ang gagawin ko ngayon. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Dexter, tawag ko sa kanyang pangalan at inilapag ko sa kanyang dibdib ang aking kanan na palad. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Hindi niya sinagot ang tanong ko at nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Kaya nakagat ko ang ibabang labi ko. Kasi mahal kita, sambit ko. Mahal kita kaya ako nandito. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi at saka hinawakan niya ang baba ko. Mabuti naman kung ganun, anya. Alam mo ba ang gagawin ko ngayon? Hindi. Sige, ipapaalam ko sa'yo. At napapikit ako nang siniil niya ako ng isang agresibong halik sa labi na agad kong tinugunan. Napahawak ako sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang paggalaw ng kamay ni Dexter patungo sa likod ko at napasinghap ako nang tanggalin niya ang bra ko. Dexter, hingal kong tawag sa kanyang pangalan dahil sa kanyang ginawa. Makikita ang bundok. Pumungay lalo ang kanyang mga mata, parang sabik na sabik pa. Gaya ng sabi ko, hindi ko hahayaan na may makakita sa'yo dito. Anya at napatingala ako nang dumerecho ang halik niya sa aking dibdib, kaya napadaing ako at napahawak sa kanya ng mahigpit. Malapit nang mawala ang araw nang gawin namin ang bagay na iyon sa sapa. Sobrang awkward at nakakailang dahil doon kami naabutan ng init sa katawan, pero mas nangingibabaw pa rin ang sarap na nararamdaman. First time ko iyon at hindi ko akalain na naibigay ko ang virginity ko sa kanya sa sapa na iyon. Dexter's point of view. Pinagmamasdan ko ang magandang mukha ng aking mahal habang mahimbing na natutulog sa kama dito sa treehouse. Sobrang himbing ng kanyang tulog and her tired face is visible. Hindi ko maiwasan na mapangiti dahil sa nangyari kanina. Maria Denise is the girl I only love, and the fact na ako ang una niya makes me want to have her in my life until my last breath. Kinuha ko ang kanyang kamay at saka hinalikan ito. Kinuha ko ang singsing na matagal nang nasa akin. Tinanggal ko ang kwintas sa leeg ko at kinuha ang singsing doon. Ito yung singsing na gusto kong ibigay kay Mary pero hindi ko nagawang ibigay dahil naghiwalay kami. Now, after years of being away, maisusuot ko na rin sa wakas ang singsing na ito sa kanyang magandang daliri. I love you. Bulong ko bago ko isinuot sa kanyang daliri ang singsing. I'll marry you for sure. At saka ko hinaplos ang kanyang pisngi. I'll get you out from that family of yours. Dagdag ko pa. I promise you that. We spent our remaining days here in San Rosario by dating.
Yun na lang kasi yata ang kaunting oras namin bago kami aalis. Bukod doon, we both feel free in this rural area. Walang mapanghusga. Walang kakompetensya. Just us. I just want to make sure na akin na talaga si Mary bago kami bumalik sa lungsod. Dahil alam ko na pagbalik namin doon, magbabago na ang lahat. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maramdaman niya ang pagmamahal ko. We hold hands, we hug, we kiss, and we sleep together. All those things are possible because of the love that we have. Aalis na talaga kayo, sir! Ani ng kapitan. Salamat sa serbisyo mo at ng girlfriend mo. Mamimiss ka namin. Nagustuhan ko ang lugar na to dahil dito ko muli nakita si Mary. Sabi ko sa kapitan at saka sinulyapan si Mary na nagpaalam na kay Untoy at sa iba pang mga bata. Babalik kami ulit. Sige, iho. Mag-ingat kayo sa daan, ha? Ang gagara ng mga sasakyan nyo. Nakakapasok dito kahit hindi maayos ang kalsada. Salamat po, sabi ko at lumapit na kay Mary. Mary, aalis na tayo. Tumango siya at binalingan ako. Sige. Hinawakan ko ang kamay niya at lumabas na sa bahay ng kapitan. Paglabas namin, nagulat na lang kami nang makita namin ang ibang mga tao na nakatira sa bukid na ito. Dexter, ani Mary, hindi makapaniwala. Salamat po! Salamat po sa banyo at tubig! Sigaw nila sa amin at kumaway pa. Napangiti ako nang makita akong paiiyak na si Mary. Balik po kayo ulit! Papatuli ako ulit! Natawa si Mary sa sigaw ng mga bata. This is why mahal ko ang babaeng ito. Ayaw niyang umalis sa lugar na walang maiwan. So, she donated a comfort room para may CR na sila at tubig. Of course, I helped her dahil magastos din yun. Nasa trunk na po ng kotse ninyo ang mga gulay at prutas. Regalo namin iyon sa inyo, nurse and sir. Ani ng matandang babae sabay ngiti. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Hindi kayo makalimutan ng mga tao rito. Mary's point of view. Umalis na kami sa bukid na may malaking ngiti sa labi. Marami kaming dala na gulay at prutas na bigay ng mga tao sa amin. Nakahawak si Dexter sa kamay ko habang nagmamaneho siya pababa ng bukid. May kalsada naman sa bukid na ito, pero yung mga pangbukid na kotse lang talaga kadalasan ang nakakapunta. Hindi nga lang makapasok sa teritoryo, kaya kinailangan pang maglakad para makarating sa kotse kung saan nakapark. Uuwi ka muna sa inyo? Tanong sa akin ni Dexter habang nagmamaneho. Makikita pa ba kita ulit? Natawa ako sa tanong niya. Oo naman, baliw ka ba? Oo, baliw sa'yo. Napairap ako. Oo, magkikita tayo ulit. Ipapakilala kita sa magulang ko. Napatingin siya sa akin saglit. Talaga? You'll do that? Alam mo naman na ayaw nila sa akin, hindi ba? Kumuyom ang kamao ko. Alam ko na ayaw ng magulang ko sa mga kagaya ni Dexter na lumaking mayaman. Sarado kasi ang utak nila sa mga ganong bagay. Na kesyo mayaman, mata pobre na. Dexter can be a businessman if he wants to. Pero pinili niya ang profesyon niya na maging sundalo kasi mahal niya ang bansa. Ayaw ko na magkawalay tayo ulit, Dexter. Ayaw ko na iwan mo ulit ako dahil sa kanila. Sabi ko sabay higpit ng hawak sa kanyang kamay. Kaya ipaglalaban kita, this time. At saka ko siyang nginitian. Pagdating namin sa lungsod ay bumaba ako sa kotse niya at saka nagpaalam na. May number naman kami sa isa't isa kaya magkakaroon pa rin kami ng komunikasyon. Malayo kasi ang kanila sa amin. Pagdating ko sa bahay, akala ko ay sasalubungin ako ng yakap dahil umabot din ng buwan ang aking pagkawala, ngunit nagulat na lang ako nang bigla akong sinalubong ng sampal ni Mama. Ma! Sigaw ng kapatid ko na si Marjorie sabay hawak kay Mama na galit sa akin. Napahawak ako sa pisngi ko at gulat siyang tiningnan.
Ma! Dinuro niya ako. Ang kapal ng mukha mong bumalik pa rito! Ma, ano ang problema? Sinungaling ka! Ano ang ginawa mo sa doktor na nanliligaw sa'yo? Bigla na lang nagtungo rito at sinabi na tanggal ka na sa trabaho. Ano? Ano ang ginawa mo? Matapos kong magmakaawa sa binatang yun na ipasok ka bilang nurse, gaganituhin mo lang kami? Umawang ang labi ko. Tanggal na ako sa trabaho? Malanti ka talaga! Akala ko ikaw ang magpapaahon sa atin sa kahirapan. Kaya pinauna kitang makapagtapos ng pag-aaral kaysa sa kapatid mo dahil matalino ka. Pero ha! Wala ka talagang utang na loob! Nangilid ang luha sa aking mata. Malandi ka talaga! Sinabi ng doktor na yun na titigil na siya sa iyo dahil may iba ka raw na isang sundalo! Aba sino? Yung dating nobyo mo ba? Si Dexter? Ang kapal talaga ng mukha mo! Ma, tama na po, ani Marjorie. Ate, pumasok ka na sa kwarto. Bitawan mo nga ako, Marjorie! Dapat turuan ng leksyon itong babaeng to. Alam niyang ayaw ko sa lalaking yun, pumapatol pa rin! Kumuyo ang kamao ko at saka hinarap si Mama kahit lumuluha na. Hindi pa ba sapat ang ilang taon ko na pagtatrabaho para lang mabigyan ka ng magandang buhay, Ma? Tanong ko sa kanya. Huwag mo kong tanungin ng ganyan! Masyado kang bobo! Ang kapal ng mukha mong tanggihan ang doktor na dahilan ng pagkapasok mo sa ospital at dapat ko ba siyang sagutin at mahalin? Dahil siya ang dahilan kaya ako nagkaroon ng trabaho sa ospital? Tanong ko na nagpatigil sa kanya. Dapat ba lahat ng gusto mo ay susundin ko? Dapat bang maging alipin ako habang buhay para lang matugunan ang pangangailangan mo? Hindi pa ba sapat na halos lahat ng sahod ko ay ikaw ang makakatanggap? Hindi pa ba sapat yun? Mama mo ako! Ako ang nagpakahirap sa'yo para lang makapagtapos ka. Ang simple lang ng gusto ko tapos di mo pa maibigay! Magtungo ka sa bahay ng doktor at sabihing walang kayo ng Dexter na yon at mahal ko si Dexter. Pagputol ko sa kanya. May relasyon kami ngayon at wala akong balak hiwalayan siya, Ma. Ano ang mapapala mo sa Dexter na yon? Ano? Kayamanan? Ha? Hoy Maria, sinasabi ko sa iyo na hindi ka magiging masaya at bakit, Ma? Ikaw ba ang may relasyon kay Dexter para sabihin sa akin na hindi ako masaya sa kanya? Mabait si Dexter at mahal namin ang isa't isa. Walang rason para hindian siya dahil siya ang lalaking nagpapasaya sa akin noon pa man. Masyadong sarado ang utak niyo sa mga mayayaman. Dahil lahat sila sa tingin mo ay katulad ng pamilya ni Papa noong buhay pa siya. Ma, hindi ganun si Dexter at ang pamilya niya. Tumahimik ka, Mary! Kung gusto mong magkasundo pa rin tayo, puntahan mo ang doktor na yon at sabihin mo sa kanya na walang kayo ni Dexter. Kapag hindi, huwag ka nang umuwi rito. Nanghina ako sa huling sinabi ni Mama, lalo na nang tumalikod na siya. Gustong-gusto ni Mama si Doc Kendro sa akin dahil pinapasok ako ni Doc Kendro sa ospital ng relatives niya. 2 taon na akong nurse doon at sa nabalitaan ko ngayon, hindi ko maiwasan ang madismaya dahil napaka-unprofessional ng pagtanggal sa akin. Hindi ba siya makaintindi? Noon pa lang nilinaw ko na sa kanya na hanggang pagkakaibigan lang kami. Kung hindi niya matanggap iyon, huwag niyang idamay ang trabaho ko. Kaso nagpunta pa talaga sa amin para sabihin na titigil na siya sa panliligaw, matagal ko na siyang pinatigil at sabihin na tanggal na ako sa trabaho. I bet sinabi niya rin ang tungkol sa amin ni Dexter kaya ganun ang reaksyon ni Mama. Kaya nagtungo ako sa clinic ni Doc Kendro para makausap siya. At doon, nakita ko nga siya. Oh, what brings you here, Nurse Mary?
Nandito ka ba dahil nabalitaan mo na ang pagkatanggal mo sa trabaho? Tanong niya sa akin at umangat ang sulok ng kanyang labi. That's what you get for choosing him over me. Nakalimutan mo yata na ako ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng trabaho. I bet pinapunta ka ng mama mo dito para magmakaawa na i-consider ang desisyon ko. Padabog kong inilapag sa harapan niya ang resignation letter ko. Hindi mo na ako kailangang tanggalin, Dr. Kendro, dahil magre-resign na ako. Ani ko at dismayado siyang tiningnan. Nakakadismaya ka. Akala ko pa naman ay mabuti kang tao, pero mukhang hindi mo yata kayang tumanggap ng rejection. Magre-resign ka? Don't worry, I'll tell the whole hospital in this nation na huwag tanggapin ang kagaya mo. Hindi ka naman talaga kagalingang nurse, kaya edi sabihin mo po. Huwag mo kong tinatakot, Dr. Kendro. Matagal na akong nakulong sa pang-aalipin ni Mama sa akin. Lahat tinanggap ko, pero ang sagutin ka at piliin dahil may utang na loob ako sa'yo? Hindi ko yun matatanggap, Dr. Kendro. Lalo na't kahit nakapasok ako dahil sa'yo, hindi naman ako naging tanga-tanga sa ospital. I work hard. Hindi naman ako buhay prinsesa sa hospital. Hindi siya nakapagsalita kaya nagpatuloy ako. Pasensya na po sa pagiging rude, pero hanggang dito na lang po. Good luck po sa journey niyo as a doctor. Matapos kong sabihin iyon ay tumalikod na ako para sana umalis, kaso nga lang, bigla akong natigilan nang makaramdam ako ng pagkahilo at ang pag-ikot ng mundo ko. Aray. Matutumba na sana ako nang biglang may sumalo sa akin. Pagtingin ko, nakangising si Doc Kendro ang nakita ko. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa klase ng kanyang ngisi. Parang may masama siyang balak. Doc Kendro, ano ang ginawa mo sa akin? Ipinakita niya sa akin ang syringe na ikinamilog ng mata ko. Sleep well, my Mary. Yun ang huling narinig ko bago ako nawalan ng malay. Dexter's Point of View. Ano ang kailangan mo? Agad na bungad ni Tita Mandy, ngunit natigilan siya nang pasadahan ako ng tingin. Ikaw si Dexter? Yes, Tita. Sagot ko. Nandito ako sa bahay nila Mary. Matapos ko siyang hinatid, hindi talaga ako umalis kasi nag-aalala ako. Hinahanap mo ba ang anak ko dito? Tanong niya at saka napairap. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Kung hinahanap mo si Maria, umalis. Pinaalis ko. Siguro nagtungo na yun kay Doc Kendro para magmakaawa na huwag siyang tanggalin sa trabaho. Umawang ang labi ko. Magmakaawa? Oo! Inirapan niya muli ako. May relasyon na kayo ulit? Paniguradong hihiwalayan ka niya pagkatapos niyang kausapin si Doc Kendro. Maliligaw kasi niya yon. May mas ambag sa buhay niya. Ikaw, huwag mo nang habulin ang anak ko at maghanap ka ng babaeng kapareho ng estado mo. Kailangan ng trabaho ng anak ko kaya mas bagay sila ni Doc Kendro. Kumuyom ang kamao ko. Nare-respeto ko ang opinyon mo sa akin, Tita Mandy. Ay, mabuti naman! Sa sobrang respeto ko sa iyo, nagawa kong iwan si Mary noon. Pero ngayon, hindi ko hahayaan na mawalay muli siya sa akin. I don't care about your opinion anymore. At isa pa, malaki na si Mary. She can do whatever she wants. She can love whoever she wants. And she is your daughter, Tita Mandy. Hindi mo siya alipin na patatrabahuin habang buhay. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ko. Kung makapagsalita ka ay parang kilala mo ko ah! Same as you. You don't know me, Tita. Kilala mo lang akong mayaman na baliw sa anak mo. Kilala mo lang ako na may kaya sa buhay kaya sa isip mo, matapobre ang pamilya ko. In fact,
Mas tinrato pa ng anak si Mary ni Mommy kaysa sa'yo. Stop treating your daughter like a slave, tita. Kung hindi, kukunin ko siya mula sa iyo at hindi na kita hahayaan pang makita at makausap siya. You want her to have a job? Well, we have hospitals too, tita. I can build her one para hindi na niya kailangang magmakaawa sa lalaking yun. Pagkatapos kong sabihin iyon ay umalis na ako para puntahan si Mary. Hindi na niya kailangang magmakaawa sa doktor niyang pangit dahil kaya ko siyang patayuan ng hospital kung gusto niya. I am a soldier and a businessman too. Siguro kung magre-retiro na ako sa pagiging sundalo, magfo-focus na lang ako sa business. Being a soldier is my childhood dream and I can give it up for Mary para mas makasama ko siya. Pagdating ko sa labas ng clinic ng Dr. Kendro na yon, may na-sense ako na parang may mali. Nakalak ang pinto but were open ang nakalagay. Mary, are you there? Bigla akong kinabahan nang marinig ko ang pagkabagsak ng isang bagay mula sa loob, kaya wala akong magawa kundi sirain ang pinto. Pagpasok ko, unang bumungad sa akin ang table ng doktor na iyon. Agad kong sinilip ang mga kurtina at parang pinasukan agad ako ng demonyo sa aking katawan dahil sa aking nakita. What the F? Mura ko at agad hinila palayo ang doktor na nakapatong sa ibabaw ng walang malay na si Mary. Nakabra na lang siya sa pang-ibabaw at gulong-gulo ang buhok. King ina mo! Sigaw ko at agad kong pinagsusuntok sa mukha ang manyakis at rapist na doktor na ito. Sinubukan niyang lumaban pero hindi ko siya pinagbigyan dahil dumilim talaga ang paningin ko saglit. Tsaka ko lang siya tinigilan ng makitang hinang-hinana at agad dinaluhan si Mary na walang malay. Mary! Mary! Tinapik ko ang kanyang pisngi. Gising! Mary, gising! Mary! Agad kong hinubad ang jacket ko at saka itinapis sa kanyang ibabaw na katawan at binuhat para dalhin sa ospital. Pinahuli ko rin sa pulis ang manyakis na doktor na yon. Gusto kong manuntok ng tao ngayon kasi muntik na. Paano na lang kung hindi ko naabutan? Paano na lang kung hindi ako nagpunta? Ano na ang mangyayari kay Mary? She will be traumatized dahil pinagsamantalahan siya ng doktor na itinuring niyang kaibigan. May itinurok lang ang doktor na iyon kay Mary kaya unconscious pa rin siya. Pero sabi ng doktor dito sa ospital namin, magigising din siya. Tinawagan ko ang pamilya ni Mary dahil kahit papaano, pamilya pa rin naman niya iyon at deserve malaman ang nangyari sa kanya. Iyak ng iyak ang kanyang kapatid na si Marjorie habang si Tita Mandy ay tulala lamang. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ate! Ate! Iuuwi ko muna sa amin si Mary pagkagising niya. Sabi ko kay Tita, tumango lang siya at hindi umimik. You can visit her anytime. Dagdag ko pa. Hindi siya nagsalita at nanatiling tahimik at tulala. Well, siguro hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ng lalaking pinagkatiwalaan niya sa anak niya. After all, she liked that crazy doctor for her daughter. Marami na palang nabiktima ang doktor na yon ng mga nurses. Kadalasan ay katulad din ni Mary na pinapasok niya sa ospital. Ngayon lang nagsalita ng mahuli. May naiba na ni-rape talaga ng doktor na yon pero hindi nakapagsalita dahil sa banta. Halata naman na hindi disenteng doktor ang lalaking yon. Mabuti naman at makukulong na siya. Doon siya magpatuloy sa pagiging doktor niya sa kulungan. Mary's point of view. Nagising ako sa isang kwarto na may puting kisame. Wala akong naramdaman na kahit anong sakit sa katawan kaya medyo nagtataka ako kung bakit ako nandito. Ate! Nakita ko si Marjorie na lumapit sa akin at kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Marjorie? Bakit? Nagulat ako nang umiyak siya sa harapan ko. Ate! Marjorie? Agad niyang hinawakan ang kamay ko at umiyak sa harapan ko. Ate! Bakit ka umiiyak? Tanong ko. May nangyari ba?
Sorry, Ate Mary. Sorry po. Sorry. Bakit ka ba nagsusorry? Tanong ko. Mabuti na lang at niligtas ka ng nobyo mo. Ani sa akin. Napakabuti niya dahil nagawa ka pa niyang iligtas kahit sobrang sama ni Mama sa kanya. Umawang ang labi ko. Si Dexter? Opo. Iniligtas ka niya mula sa doktor na yun. Munti ka na niyang ma-rape, ate. Para akong nabunutan ng tinik sa narinig. Oo, naalala ko na in-injectionan ako ni Dr. Kendro bago ako nawala ng malay, pero hindi ko akalain na yun pala ang gagawin niya sa akin. Natulala ako dahil sa nalaman. Ate, alam ko na masama ang loob mo sa amin, lalo na kay Mama. Pero pati siya ay hindi na rin makapaniwala na magagawa iyon ng doktor. Sising-sisi siya sa nangyari sa iyo, ate. Nangilid ang luha sa aking mata. Nasaan si Mama ngayon? Tanong ko. Umuwi po, Ate Mary. Ako lang ang nandito. Umalis din kasi saglit si Kuya Dexter. May plano pala talagang ganun si Dr. Kendro. Sa ilang taon ko sa ospital kasama siya, hindi ko siya nakitaan ng masama dahil sobrang bait niya sa akin. Ngayon, tuluyan nang nasira ang reputasyon niya sa pananaw ko at sa mga babaeng naharas niya. Nalaman ko na lang na may naging biktima rin pala siya bago ako at ngayong nahuli, marami na ang nagsalita. Isang oras simula nang magising ako, dumating si Dexter at halos ayaw na niya akong pakawalan. Dexter, ano ba? Nakakainis ka na ha? Naiipit na ako sa yakap mo. Asik ko. Akala ko ay may mangyari ng masama sa'yo. Anya at mas lalong yumakap sa akin. Baka hindi ko mapatawad ang sarili ko kung ganun, Mary. Oo na, Dexter. Umalis ka na dito sa kama ko. Nakakahiya sa kapatid ko. Ani ko sabay sulyap sa kapatid ko na wala namang paki sa amin. Hindi naman siya nakatingin. Anya ngunit agad ding lumayo sa akin nang may na-realize. Maligo ka pala at sabunan ang buong katawan mo. Kumunot ang noo ko sa biglang pagbago ng mood niya. Bakit? May laway ng doktor na yon ang leeg mo. Paniguradong pati ang labi mo. Maligo ka ng maraming beses at mag-toothbrush. Ayaw kong malasahan ang laway ng doktor na yon kapag naghahalikan tayo. Pumula ang buong mukha ko sa sinabi niya at halos batuhin siya ng unan. Mabuti na lang at dumating ang nurse na umasikaso sa akin at hindi ko natuloy. Isang araw lang ang naging stay ko sa ospital at umuwi na kami. Sabi ni Dexter ay magli-live-in na kami dahil engaged na kami sa singsing na ibinigay niya sa akin. Nandito ako ngayon sa loob ng aking kwarto. Nililigpit ang mga gamit ko. Masaya ako na makakalabas na rin ako sa wakas sa bahay na ito. Ngunit at the same time, nalulungkot din. Buong buhay ko kasi, dito ako nakatira sa bahay ko. Matapos mailigpit lahat ay lumabas na ako sa kwarto ko at akmang bababa na sana nang marinig ko ang boses ni Mama. Maria! Napasingap ako at agad nilingon si Mama. Ma? Napalunok ako nang lumapit siya sa akin. Akala ko ay may sasabihin siya sa akin na masama o hindi kaya itutulak ngunit na istatwa na lamang ako sa kinatatayuan ko nang bigla na lamang niya akong niyakap at umiyak habang yakap ako. Ma? Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Anya na nagpagguho ng mundo ko. Hindi ako naging mabuting ina. Naging makasarili ako. Hindi ko man lang nakita na ang dami mong nagawa sa amin. Patawarin mo ko, anak.
patawarin mo ko. Nangilid ang luha sa aking mata dahil sa kanyang sinabi, lalo na ngayong umiiyak siya at napiyok pa. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Patawarin mo si Mama. Napasingap ako nang manghina si Mama kaya kinailangan ko siyang hawakan. Kumalas ako sa pagkayakap at saka hinawakan ang kanyang mukha. Hindi na siya makatingin sa akin. Ma, naiyak na ako. Ayan lang talaga ang gusto kong marinig sa iyo eh. Napatingin siya sa akin. Anak, Ma, Ma, kahit naging malupit ka sa akin, Mama pa rin naman kita. Hindi mo naman ako ginutom. Binihisan mo naman ako at hindi inabandona. Yun lang talaga ang hinihintay ko sa iyo, Mama. Sorry din po dahil naging pasaway na anak po ako. Sorry din po, Mama. At saka nagyakapan kami muli. Matagal na nang huli kong naramdaman ang yakap ni Mama. At ngayong nakayakap ako muli, parang ayaw ko nang kumawala. Matagal ko na kasi itong hinihintay. Ang mayakap muli ni Mama. Bye, Ate Mary! Ani sa akin ni Marjorie habang kumakaway. Nasa labas ng gate na kami ng bahay habang sina Mama at Marjorie ay nasa pintuan ng bahay. Aalis na kami at nasa kotse na ni Dexter ang magamit ko. Bisita kayo! Ani ko sabay ngiti sa kanila. Opo! Tiningnan ko si Dexter na nakatingin pa rin sa kanila ni Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Dexter, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang anak mo, Tita Mandy. Kahit ayaw mo sa akin, wala kang magagawa kundi ang magustuhan ako. Ani Dexter at saka kumaway. Kahit malayo, nakita ko ang pag-irap ni Mama at saka tumalikod na sa amin. Pero bago pa man siya tuluyang makapasok sa loob, narinig ko ang kanyang pagsalita. Siguraduhin mo lang, Hermosa. Ngayon lang to. Kapag mapatunayan ko na matapobre ang pamilya mo, mag-iiskandalo ako. Tatandaan mo yan. Sambit ni Mama bago tuluyang pumasok sa loob. Iniwan si Marjorie sa may pintuan na kumakaway pa rin sa amin. Napatingin si Dexter sa akin at saka hinawakan ang kamay ko. Excited ka na nga makita muli ng mommy ko, Mary. Excited na rin ako dahil araw-araw na kitang makakasama. Anya sabay halik sa kamay ko. Sus, gagapangin mo lang ako eh. Biro ko at saka nauna nang pumasok sa kotse niya. Agad din siyang sumunod at umupo sa driver's seat. Paano mo nalaman? Pinandilatan ko siya ng mata. So gagapangin mo nga ako. Hindi ah. Gumuso siya at saka pinaandar na ang kotse niya. Dumiretso kami sa bahay ng parents niya kasi may family gathering at isa ako roon sa invited. Sobrang saya kasi pagdating namin doon, parang walang hiwalayan na naganap sa amin ni Dexter dahil pareho pa rin ang pakikitungo nila sa akin, lalo na ang mommy niya. It's good that you're back, Iha! Ani Tita Dana sabayakap sa akin. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na ito, mas lalo kang gumanda. Salamat po. Mukhang blessing din talaga ang pag-duty ng anak ko sa bukid ah. Humalakhak si Tita Dana. May nauwing pasalubong. May isa pa kaming pasalubong. Ani Dexter sabay akbay sa akin. Ano yun? Inangat ni Dexter ang aking kamay. We're engaged. Napatili si Tita Dana sa inanunsyo ni Dexter at saka niyakap kami. Masayang-masaya siya sa balita na resulta na nagpa-order pa ng lechon kahit gabi na. Ganito ang pamilya ni Dexter. Mayaman sila ngunit hindi sila katulad ng iniisip ni Mama na matapobre. They value their family and supports every member. Hindi sila namimilit kung hindi kaya. Pumapalakpak sila sa achievements ng iba and most of all, nagkakaisa sila.
Hindi lang ako swerte kay Dexter, swerte din ako sa pamilya niya. 5 buwan na ang nakalipas simula nang mag-live-in kami ni Dexter at sobrang ganda sa pakiramdam. Bukod kasi nakasama ko na siya sa iisang bubong, may bago na rin akong trabaho. Nurse na ako sa ospital ng pamilya nila. Kaya naman sa tuwing may free time si Dexter, diretso siya sa ospital para bisitahin ako at bibigyan ng regalo gaya na lang ng bulaklak at pagkain. Naka-uniforme pa siya noon kaya sobrang special ko talaga sa kanya. Nurse Mary! Nurse Mary! Natigilan ako sa pag-aayos ng Dexter Rose sa isang pasyente nang lumapit sa akin ang aking kasamahan na si Nurse Saima. Bakit? May problema ba? Tanong ko. May bisita ka ulit! Kilig na kilig niya na sabi sa akin. Dali! Ako na dyan! Ha? Hindi na. Tatapusin ko muna ito at... Dali na! Bilis! Napakurap-kurap ako. Sige. Agad akong lumabas sa kwarto at dumiretso sa front desk kung saan nakita ko ang malaking bulaklak doon. Napangiti ako. Dexter! Tawag ko nang makita ko siya. Maaga ka yata ngayon. Agad niyang ibinigay sa akin ang malaking bulaklak na agad ko ring tinanggap. Salamat. Busy ka ba ngayon? Tanong niya sa akin. Hindi naman masyado. Sabi ko at napatingin ako sa wristwatch ko. Break time ko pala ngayon. Kung ganun... Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at narinig ko ang tilian ng mga nakakita, lalo na ang mga nurse at pasyenteng napadaan. Pwede mo na ba akong pakasalan? Tanong niya sabay bukas sa kanyang maliit na box at bumunga doon ang nagniningning na singsing. Will you marry me? Maria Denise Gomez. Napatakip ako sa aking bibig dahil sa sobrang gulat. Nandito siya sa ospital, nakaluhod habang suot ang kanyang sundalo na uniforme. Dexter, alam ko na mahal mo ang trabaho mo. Anya sa akin. Kaya dito na ako nag-propose. Mahal na mahal kita, Mary. At ayoko nang mawalay ka sa akin kaya itatali na kita. Nangilid ang luha sa aking mata. Ang saya-saya ko sa totoo lang. Wala na bang mas isasaya pa nito? Ang saya-saya ko. Legit. Sobra yata ang swerte ko. Will you marry me? Muli niyang tanong. Yes or yes? Natawa ako sa tanong niya at saka paulit-ulit na tumango. Oo. Oo, pakakasalan kita. Dexter Hermosa, mahal na mahal kita. Yes! Sigaw niya kaya naman ay nagpalakpakan at nagtilian ang mga naka-witness. Agad na tumayo si Dexter mula sa pagkaluhod at isinuot sa daliri ko ang panibagong singsing. Pagkatapos ng proposal ay niyakap niya ako ng mahigpit at saka hinalikan sa harap ng maraming tao. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa at hindi na rin pinatagal. 2 buwan ang nakalipas simula nang nag-propose siya, kinasal kami. Military wedding ang kasal namin kaya marami ang dumalo kasama na roon ang mga katrabaho ni Dexter. Pamilya niya, kasosyo niya sa negosyo, mga kasamahan ko na nurse, pamilya ko, at pati na rin ang pamilya ng kapitan doon sa bukid na aming tinatrabahuan noon. Masaya ako na ganito ang nagiging kahinatnan ng buhay ko. Lahat nagkakaisa. Lahat magkasama. Hindi man perpekto ang aming relasyon, pero masasabi ko na kontento na ako. Bubuntisin mo na ba ako? Tanong ko habang binubuhat ako ni Dexter na parang bagong kasal patungo sa kwarto namin for our honeymoon. Titigil muna ako sa pagtatrabaho? Oo. Bubuntisin na kita ngayon, Mary. Matagal ko na rin gustong taniman ng bombay ang tiyan mo. Mahina ko siyang pinalo sa dibdib kaya natawa siya. May panty ka ba? Tanong niya nang tuluyan na kaming nakapasok sa kwarto. Inihiga niya ako sa kama at saka dinaganan ako. Wala na. Sagot ko at saka pinakita sa kanya ang panty ko na hinubad ko kanina sa kotse niya.
Ayan na. Kinuha niya iyon inamoy bago itinapon. Napangiwi ako sa ginawa niya. Nakakadiri. Mabaho na iyon, panigurado. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin. Handang-handa na. Ikaw ba? Handa ka na ba ngayon? Basta sundalo. Laging handa. Anya at saka siniil ako ng halik sa labi. Nang maghiwalay kami ni Dexter, hindi ko inisip na magkabalikan kami dahil na rin sa estado ng buhay niya. Langit siya at lupa ako, kaya kahit masakit, tinanggap ko yun ng buong buo. Pero masyadong mabait ang tadhana sa aming dalawa at pinagtagpo kami ulit. At heto, kasal na kami. Kung mabubuntis man ako pagkatapos ng gabing ito, paniguradong maging mabuting ama si Dexter sa magiging anak namin. Wakas.